Hello guys, isa mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mayo Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan na dulot ng 2023. And for today's update guys, ay gusto kong ibahagi ang naging matagumpay na pagpaparami ko ng isa sa mga pinaka-exotic, pinaka-striking, pinaka-enduring at one of the best lock-in feng shui house plants na pwede nyong paramihin sa pamamagitan po ng stem cutting. Ito po yung tinatawag na sunset bells or yung flamingo, black flamingo plant. I-focus po natin para makita nyo po ang kanyang napaka-waxy at glossy na postura, especially po ng kanyang mga dahon. Para po mas lalong tumingkad, ang isa po sa mga sikreto ko ay gumagamit po ako ng powderized or pinulbos na eggshells. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na mayroong itlog, yung pinagbalatan po ay wag na wag po nating itatapon. Gagawin po natin siyang pulbos at yun po ang gagawin nating organic fertilizer sa ating sunset bells na halaman. Bihira lamang pong mga plant lovers, plant enthusiasts, kaplantito at kaplantita ang meron po neto dahil napaka-unique po, different po siya kung ihahambing or imamatch mo siya doon sa mga halaman na very common kagaya ng nasa kanyang left side, yun po ang Snow White Aglonema, kapansin-pansin po na napaka-stunning. It adds Asian culture, design, decoration sa isang blunt space, payak na espasyo sa ating bahay po. Ang kanyang kulay ng mga bulaklak po ay nag-range po sa red-orange to yellow po. Ayan po siya. I-focus po natin. Ito po siya guys. Napakaganda po. Bagamat napaka-liliit ng kanyang mga bulaklak ay napakagandang gawing lucky charm. Ayan po siya. Isa rin po sa mga sekreto ni Sir Mayo Vlogs kung bakit po nagiging matagumpay ang aking pagpaparami ng ganitong halaman, dahil po kung magpaparami po tayo, pumili po tayo ng isang tangkay na napaka mature enough, kumbaga yung brown stem po ang ating pipiliin para mas mabilis po ang kanyang pagpaparami, especially ng kanyang mga ugat. Gagamit po tayo ng sandy to loamy soil na fast draining and absorbing para po mas lalo maging matagumpay ang ating propagation. At ang ating propagation po ay wag na wag po nating ilalagay sa full sun, dahil kapag nangyari po yun, may possibility na pwede pong matuyuan ng dahon or tangkay ang ating nasabing black flamingo na halaman po. Ayan guys, napaka striking talaga, napakaganda. Then dito guys, nakakatuwa dahil po may panibagong anak supling ang kanyang naibigay. Napakatingkad talaga at animoy plastic po ang kanyang mga dahon, pero totoo po ito guys, hindi po siya synthetic. And i-focus po natin lalo para makitaan nyo po na hindi talaga siya plastic guys. Napaka totoo, authentic na authentic po ang kanyang kulay guys. Bakit nga ba ako nagparami? Dahil base na rin po sa aking research, ang halaman na ito, kapag napamulaklak nyo kagaya nito, maraming blessing po ang dulot na biyaya sa ating buhay. And nagulat ako, to my surprise, hindi po talaga nababali ang mga sikulo ng mga biyaya, kasaganahan, kaswertihan na masasabi kong ipagpapasalamat ko araw-araw, dahil hindi ako makapaniwala sa kanyang angking taglay na kagandahan. Bukod sa kanyang kaningningan at karikitan ay talagang napakaswerte. Kumbaga, inilagay ko siya dito sa isang lokasyon or lugar na may filtered sunlight, at sinasabi din po nila na kapag mag-aalaga po tayo ng mga halaman ay talagang maglalaan po tayong
maglalan po tayo ng sapat na oras, panahon para kakitaan patuloy po siya sa pagbibigay sa atin ng isang malago, masagana at napakatingkad na bulaklak po. Pumili po tayo ng isang lokasyon, particularly sa northeast portion ng ating bahay, dahil doon pong direksyon na yon ang pinakamahiwaga, pinakabuenas, pinakamaswerte. At doon po sa lokasyon din pong iyon, ito po ang nagpropromote ng isang energy na masasabi kong overflowing, abundant, napaka-prosperous at eleganteng tignan din po ang halaman na ito. Dahil doon sa northeast portion din po, yun pong simisimbolo ng renewal, ng rebirth, ng pag-asa at kagalakan sa ating buhay. Huwag na huwag po tayo maglalagay ng mga halaman, especially Vashtu plants at feng shui house plants sa kanluran, dahil doon po lumulubog ang araw at yun po ang simisimbolo ng hindi magandang kapalaran at opportunity, guys. Situit na para po malocate natin ang ating northeast or east portion direction ng ating bahay, gumamit po tayo ng compass rose, ating mga Android or smartphones. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit napaka-lago or napakaganda, ang ipinandidilig ko po dito ay kung wala po tayong alkaline water, might as well kapag maghuhugas po tayo ng bigas, yung pinaghugasan po ay wag na wag nating itatapon, iset aside po natin at yun po ang ating gagawing water. Ang pagmimiss po or pagdidilig gamit ang water bottle, water spray container po ang pinaka the best po para sa ating halaman na ito. Bakit hugas bigas? Napakayaman po sa calcium, minerals at nutrients na kinakailangan po ng ating halaman, dahil yun po ang nagpropromote ng isang fertile, buhaghag na lupa kapag ipinandilig po natin. Ang hugas bigas din po base na rin po sa aking karanasan at experience ay napakagandang gawing liquid fertilizer po siya sa ating halaman na ito. Isa rin po sa mga dapat nating isalang-alang na ang ganitong halaman, kapag napamulaklak, kumuha po tayo ng tatlong bulaklak at ilalagay po natin bilang pampaswerte sa ating wallet. At para po mas humikayat pa ng napakaraming blessing na masasabi kong napaka-siksik-liglig, ay wag na wag niyo po siyang haya ang ilagay sa direktang sikat ng araw. Best po na alagaan, ilagay sa isang portion na may humid, moist, or sa Tagalog po, pumili po tayo ng isang mahalumigmig na bahagi ng ating bahay po. Yun po ang short update para sa ating halaman na sunset veils or black flamingo plant. Nawa po ay nakakuha po kayo ng mga kaalaman na siyang makakatulong para tulungan tayo ng halaman na ito para sa kasaganahan ng buhay ngayon. Hanggang sa muli po, naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan. Ingat po tayong lahat.